What's up guys? Welcome back to my channel. At ngayon nga ay nandito kami sa isa sa main tourist attraction dito sa Hsinchu. Yan, ito nga yung Nanliao Fishport. Yan. Yung nasa likod ko, yan yung kanilang seafood market kung saan makakabili nga tayo ng iba't ibang uri ng seafoods. Yan, ito nga yung isa sa dinadayo dito sa Hsinchu. Kumbaga, kung gusto niyo magpunta rito, pwede kayong mag-ride through bus or taxi. Yan, at ang purpose ng pagpunta natin dito ay para ipasilip at sa gayon ay masubukan din na bumili ng kanilang ipinagmamalaking mga seafoods. Yan. Wow! So without further ado, tara samahan nyo ako na mamili ng mga seafoods! Okay, boomer! Dito iba't ibang uri ng claw ng crab. Yan, crab claws, yung mga sipit ng crab. Wow, ano dito na ba? Balikan natin. Daming crabs dito. Hindi ko alam kung ito yung mga king crab na tinatawag kasi ang lalaki nila, tapos ang dami ring lobster dito. Ito meron na dito lobster, oh. Tapos ang dami pa dun. Mga nasa aquarium sila. Ayun guys,
Bumili kami muna ng hipon, 200 per kilo, tapos plus 50 para lulutuin na nila yon. Pinaluto na rin namin para makain. At bumili na nga kami ng kalaba, yan, oyster. Tapos papaluto na lang namin sa taas. Teka, ingat ko sa'yo. Ichi sushi pa, ichi meo, ichi. Ichi na kaya 300, doon ka ng 400 yen. 300 yen. 750 ang kilo. Gusto sana namin mag-crab pero ang mahal ng crab dito. Ang pinakamababang presyo, 750 per kilo. Tapos yung isang piraso tumitimbang ng equivalent to 200 NT. Medyo mabigat. So nakabili na nga kami ng aming mga ipapaluto at akit na kami. Yan. Sa second floor yung lutuan. So tara, akit na tayo. Bali, ipapaluto namin yung belly ng bangus. Wow. Tapos yung talaba, wow. Tsaka yung isda na hindi namin alam kung anong tawag. Yan. Kahit prito na lang itong bangas to. Fried. Okay. Yeah, fried. Yeah, fried. Yeah, fried. 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 Fried siya tan? Yung chien de. Okay ba yung ito? Frito lang. Ito. Ito ka yung chow de? Chow jang yung suy ha? Dito. Iba. So, mga monggi, ayan na nga yung kanilang fish port dito sa Nanliao. Yan, ito yung isa sa mga attraction dito. Wow! At napakarami nga nagpupunta dito kasi para ma... tikman yung kanilang mga fresh seafoods. Kita nyo naman, di ba, yung iba nasa aquarium pa, gumagalaw-galaw pa, pero yung ano lang dito, ang problema lang kailangan pag nagpunta ka dito marami kang budget kasi may kamahalan yung mga paninda nila. Aww. Yun, kasi nga fresh na fresh, kumbaga alive pa yun, lalo na sa mga crabs, yun talaga medyo mabigat sa bulsa. Pero kung may budget ka, kayang-kaya. Kasi alam naman natin, di ba, na ang seafoods ay napakamahal. Hindi totoo yan.
So ito na, dumating na aming bonus belly at kailangan natin na siyang i-judge kung ano yung lasa niya. Masabi namin is fried lang sana, pero ginawa nila itong ano, may konting sauce, may ginger. Siguro ito ay parang sweet and sour, gano'n. So, patayin natin, tikman natin. Lagyan natin ng ano. Meron siyang nilagay na green onion at saka ginger. Wow! So, try natin. Oh! No. Oh my god. Oh my god, may tinig. Oh my god, meron pa ulit. Oh my god. At meron pa ulit. Oh my god. Masarap. The best to. Hindi totoo yan. Sa lahat ng niluto, ito yung favorite ko. Masarap yung ano, sauce niya. Tol. Take out ko na to. So yun. Panalo. Medyo talagang bubusugin talaga kami ngayon. Kumbaga, magandang experience to, no? Sa mga gusto magpunta rito sa Nanliao, bumili lang kayo sa baba tapos papaluto nyo dito sa taas. Kung halimbawa pumunta kayo dito, kailangan eh, ano, para i-sigurado nyo na eh, mag-prepare na kayo ng gusto ninyong luto para ipakita nyo na lang yung picture. Kasi for sure, hindi nyo maiintindihan kung hindi kayo fluent sa Chinese yan. Pero kung marunong naman kayo, di ba, makipag-usap, why not, di ba, nakausapin nyo na lang. Kami talaga kasi hindi namin maintindihan. Guys, isa nga sa activity na pwede mong gawin dito sa Nanliao ay yung pagpapalipad ng saranggola. Sakto nga yung panahon ngayon dahil sobrang lakas ng hangin. Kaya kahit gabi na, maggagabi na ay marami pa rin yung nagpapalipad dito. Yan. Parang bumabalik sa pagkabata. Ito nga ay meron silang mga bagong tayong establishments, yan, mga coffee shop at iba pang kainan, yan. Dati wala ito pero ngayon meron na. At ayun nga, naipakita ko na yung dapat ipakita dito sa Nanliao at kung ano yung mga pwede nyo gawin dito. So I hope makatulong ito sa pagpaplano ninyo kung nagbabalak man kayo na pumunta rito. So, dito ko na nga tatapusin ang aking video. So, see you on my next vlog.